Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga anyong tubig at anyong lupa. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Umpisahan natin sa mga anyong tubig. Number one ay ang karagatan. Ang karagatan ang pinakamalaking anyong tubig. Number two, dagat. Ito ay malaki rin na anyong tubig, ngunit kung ikukumpara natin sa karagatan, mas malaki pa rin ang karagatan. At dito rin sa dagat, marami kayong yamang dagat na makukuha. Number 3, look. Ito ay malapit sa baybaying dagat. Ang look ay tinatawag ding bisig o karugtong ng karagatan. Ang look rin daw ay magandang himpilan ng mga sasakyang pandagat. Number 4, lawa. Ito ay maliit na anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Matabang rin ang tubig dito. Number 5, ilog. Ito ay bahagi ng malaking lawa na umaagos o dumadaloy. 6, sapa. Ito ay mas maliit kaysa sa ilog. 7, bukal. Ang bukal ay nanggagaling sa ilalim ng lupa at kalimitang mainit ang tubig na galing rito. At ang panghuli sa mga anyong tubig ay ang talon. Ito'y tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Matapos nating alamin ang mga anyong tubig, pumunta naman tayo ngayon sa mga anyong lupa. Number 1, pulo. Ito ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Number 2, bundok. Ito ay ang pinakamataas na anyong lupa. 3, bulkan. Ito ay mataas na anyong lupa, ngunit ito ay may butas sa tuktok. May mainit at kumukulong putik at bato ang loob nito. Kaya kapag ito ay sumabog, kailangan nating umalis doon sa lugar kung nasaan tayo dahil delikado. Number 4, burol. Ito ay mataas na lupa, ngunit mas mababa ito kaysa sa bundok. 5, talampas. Ito ay malapad, malawak at pantay na lupa sa mataas na lugar o bundok. 6, lambak. Ang lambak ay nasa pagitan ng mga bundok at burol. At ang panghuli ay ang kapatagan na kung saan dito tayo naninirahan dahil ang kapatagan ay malawak, pantay at mababa ang lupa. Yun lamang mga anak. Salamat sa panonood, nawa ay nalaman mo kung ano ang mga anyong tubig at anyong lupa. Paalam!